Hello, good morning. So, this is our current setup. Ngayon, mayroon akong solar power generator tsaka grid line para sa ano, backup. Yung solar ko is backup. So, for this to work, mayroon akong dalawang UPS dito na tigwa 18 kVA. So that's nearly 700 watts ang capacity each. So ito yung mga load ko. And then ito yung solar power generator ko, inverter. And I have here the MPPT. And also, yan yung automatic transfer switch ko. So pag nag-down si grid line, automatic yan magsi-switch into the solar power generator. So papakita ko lang sa inyo kung paano mag-work si automatic power switch. Light natin ang konti yan. So this is the automatic transfer switch. Ito yung switch niya. To automatic yung switching niya from grid line to the inverter power, which nagkumukuha ng power from the battery na ina-invert niya from DC to AC. So ngayon it's automatic, kahit anong switch mong gawin yan papunta sa kabila, automatic yan magsi-switch to the grid line. So kung gusto mong mag-manual, off mo lang to. So switch tayo from grid line to the inverter, which is getting power from the battery. So ngayon, yan yung power natin. And then ito yung reading niya, bababa yan. Lalo na kapag walang init, bababa ng bababa yan. So kung may init naman, walang mangyayaring reductions power. So stable lang yan. So it can last, itong setup ko can last to 18 to 24 hours depending sa load, kasi marami kong load na ngayon eh. And then yung UPS mo, yung function ng UPS mo is to not interrupt the switching. Okay. So pag switch niya from grid line to from grid line to inverter, walang mangyayaring shutdown sa mga devices mo. So yan, naka-on pa rin. Yan. So try nating balik sa automatic switching from Buhiko 1 to from inverter to Buhiko 1. Okay, switch natin. Yan, automatic yan, mag-on. And then same, walang interruption kasi sinasalo ni UPS yung millisecond na cut-off ng power. So, yan lang for now. Hopefully, meron kayong natutunan about the automatic transfer switch. Thank you for watching!